Marami sa mga tropa natin dyan na pangarap makapasok sa expressway gamit ang kanilang motorsiklo. Siyempre, mas mabilis ang biyahe dito, walang stoplight at pwede ka pang tumambay sa mga gas station dito para makihalubilo sa ibang big bikes. Kaso lang nasa 400cc pataas na motor lang ang pwedeng makalusot dito. And bukod dun, hindi rin naman biro ang halaga ng mga big bike ngayon. Kaya medyo pahirapan din talaga na makakuha ng ganito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang express legal na motor na pwedeng-pwede mong pag-ipunan dahil sa mababa at napaka-affordable na presyo nito? In fact, ang SRP price lang niya ay nasa 145,000 pesos. Pero kung cash mo nga itong kukunin, ay pwede mo lang siyang mabili sa halagang 130,000 pesos. Siguro pwede nating sabihin na ito na ang pinakamurang 400cc bikes ngayon dito sa Pinas. Ating kilalanin ang isa sa pinagmamalaking big bikes ng Motorstar. Walang iba kundi ang Cafe 400. Tara, ating silipin ang specs and features ng motor na to. Dahil anong malay nyo, baka eto na pala ang big bike na para sa inyo. Sabi nga nila, classic never goes out of style. Kaya kahit ilang taon man ang lumipas, mananatili pa rin itong sunod sa uso. Tulad na lang nitong Cafe 400 na medyo vintage ang pagkakadisenyo. Kaya pag nakita mo ito sa personal, parang maaalala mo yung mga iconic bike na sumikat noong late 1960s. Katulad ng Triumph Bonneville, Harley Davidson Sprint C, Ducati Scrambler at marami pang iba. Based kasi sa looks nito, may mga parts siya na makikita natin sa mga old school na motor. Katulad na lang nitong bilog na headlight. When it comes sa kanyang mga ilaw, ito ay naka-bulb type pa. Kaya asahan natin na medyo mabilis itong makunde, lalo na sa motor na 400cc. Kasi during long run or high speed na takbuhan, syempre matatagtag yun eh. Kaya may tendency talaga na mapunde yung mga ilaw nyo. Pero kung kaya nyo naman ito i-convert sa LED, mas maganda. O di kaya maglagay na lang kayo ng mga extrang auxiliary na mini lights dito sa kanyang gilid. Kaso kung gagawin nyo yun, baka mawala yung pagiging classic styling nito. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit naka-bulb type pa siya. Dahil pinepreserve nito yung kanyang vintage na disenyo. Ang isa pa nga sa mga makalumang parts na nakakabit sa kanya ay yung kanyang mahabang tambucho na parang Gatling gun. Dahil dalawa ito, iisipin mo tuloy na 2-cylinder siya. Pero hindi, single-cylinder lang siya. Well, kaya ganito, ang engine head niya kasi ay naka 4 valves. Tapos yung dalawang exhaust valve niya ay pinaghiwalay. Kaya naging dalawa ang kanyang outlet. Para sa akin, naaastigan ako dito dahil parang 2-cylinder na siya. Isa din sa mga signature styling ng classic bike ay yung mahaba at round shape na side mirror nito. Simple and yet malinis pa rin itong tingnan para sa ganitong klaseng motor. Idagdag mo na rin dyan yung kanyang makalumang analog display na ganito naman talaga kalimitan yung makikita natin noon sa mga sinaunang motor na nakatachometer yung speedometer and also yung kanyang RPM. Wala na rin itong fuel gauge at gear indicator. Actually, neutral sign at high beam at signal light lang ang makikita mo dito. Pero malalaman mo pa rin naman kapag konti na lang ang gas niya kasi may magbi-blink na red side sa bandang kanan ng panel niya. Bali magbibigay ito ng signal kapag kalahati na lang ang laman ng tangke mo. Sa kanyang gearings, hindi mo din makikita kung nasa anong number ng gear ka na kasi nga wala itong indicator. Well, ganito naman talaga yung mga old school na motor tulad na lang dito sa CBR1000RR ko. Wala din siyang fuel gauge at gear indicator. Well, kahit ako mismo ay naku-curious din kung bakit wala itong indicator. Kaya naman nag-research ako at nagbasa-basa sa mga forum and I found out na kaya pala yung ibang motor ay walang fuel gauge para makasave tayo ng space sa loob ng motor. Kasi kung mapapansin nyo, yung fuel gauge niya medyo may kahabaan kaya pwedeng makompromise yung space sa loob ng tangke, lalo na dito sa CBR ko. Isa pa daw reason kung bakit walang fuel gauge yung ibang motor is para lagi ka daw naka full tank. Since wala itong tantsahan, wala kang magagawa kundi ang punuin ito lagi. Pero para sa akin medyo hassle yon kung kailangan mong magbanto lagi sa gas kasi yung ibang gas station napakahaba talaga ng pila. Sunod naman ay yung gear indicator. The reason daw kung bakit walang ganito yung mga old school na motor, especially sa sports bike katulad ng CBR ko, is para hindi ka madistract. Well, para sa akin may point din ang dahilan na to kasi in a split second na mawala lang ang mata mo sa kalsada, pwede ka nang madisgrasya, lalo na sa mga high speed na motor katulad nito. Kasi every time daw na nagsiship ka ng gearing ay tumitingin ka pa sa panel mo, kaya may tendency talaga na madistract ka. Normally daw kasi ang shifting ng gear ay naka-base sa sound ng motor. Kumbaga kapag naririnig mo nang nasa high RPM at maingay na ito, indikasyon na yon na kailangan mo na siyang i-shift sa higher gear.
Well, sa ngayon mukhang hindi na to uubra sa iba, lalo na't nasanay na ang mga tao ngayon sa mga modernong motorsiklo na may gear indicator. Pero sa practice ko kasi, nasanay na rin ako na hindi natingin sa panel nito tuwing nagsiship ako ng gear kasi nga, nagbe-base ako sa tunog nito. Ang isa pang bagay na nakadagdag sa retro styling ng motor na to ay yung kanyang upuan na maraming horizontal stitches. Kasi ganitong-ganito din talaga yung mga upuan na makikita mo noon sa mga sinaunang motor. Same sa kanyang sculpted tank na medyo similar sa mga modern cafe racer ngayon, katulad na lang ng Traxton ng Triumph. Kahit nga yung kanyang fuel cap ay may pagkamon sa styling na rin. Kaya kahit classic, eh may pagka-elegante pa rin ang datingan nito. Overall sa kanyang design, since standard bike nga lang siya, wala na itong masyadong flarings. Actually, itong side panel at mga fenders na nga lang yung nakikita kong kaha nito. Guys, buong akala ko yung kanyang side panel eh yung kanyang pinaka flarings. Eh hindi naman pala. Kasi it turned out na metal naman pala siya. Ayun oh guys, oh, kung maririnig nyo, metal siya. Diba? And also yung kanyang front fender is metal din po pala. Ayun oh. Siguro ang kailangan mo na lang i-maintain na malinis dito ay yung kanyang makina kasi nga naka-expose nga siya kaya may tendency na maputikan talaga ito. Ang maganda nga sa Cafe 400 eh easy to style lang siya kasi flexible yung pormahan niya. Pwede mo siyang gawing cafe racer, scrambler, or di kaya bobber. It's your choice naman dahil hindi ka mawawala ng idea dito. Sa pinakagitna ng motor, makikita natin ang kanyang 397cc na single cylinder, carbureted at 6 gears na engine na kayang sumagad sa 27 horsepower at may arangkada na 30 Nm of torque. Para may idea kayo kung gaano ito kalakas, kaya niyang mag-top speed sa 170 kph. Siguro, mababago pa yon, depende sa timbang ng hinete. Yes guys, dekarburador pa nga ang engine nito at hindi pa siya FI. Well, ang nakikita ko na nga lang dahilan kung bakit ganito is upang ma-preserve pa rin ng Cafe 400 ang pagiging vintage niya. Since ganito naman talaga ang fueling system noon ng mga old bikes. And bukod doon para hindi din masyadong tumaas ang kanyang presyo. Well, kung inaakala nyong mahina ang power nito dahil naka-carb type siya, eh nagkakamali kayo. Dahil may arangkada pa rin talaga ang motor na to. Ito yun, eh. Oh, di ba? Taas din eh. Oh, maangat eh. Lakas eh. Malakas siya sa umpisa pero sa dulo, medyo ramdam mo na utik-utik na siya humihina eh. Well, ganun naman talaga pag mga standard bike, hindi siya dinisenyo pang duluhan. Meron na siyang malakas na torque sa umpisa para madaling maisingit sa mga traffic. Diba? Well, kung titingnan mo naman ang good side nito, mas madali mo na lang siya maipapa-maintenance kasi halos lahat naman ng mekaniko ngayon ay aral sa karburador, kaya hindi ka mahihirapan dito. Actually, kahit ikaw mismo eh, kaya mo pag-aralang linisin to. So far, kahit papano, kaya naman itong umabot sa 27 km per liter. Medyo pasok pa rin naman sa budget yung ganitong konsumo. At pagdating naman sa kanyang fuel tank, eh kaya nitong magkarga ng 13 liters. When it comes sa kanyang starting system, kung sakaling malobat na ang battery nito, eh may nakareserba naman siyang kickstart, kaya no worries. Para sa overall rating sa power nito, masasabi ko na may ibubuga naman siya pagdating sa isang 400cc classic bike. Malakas naman ang arangkada nito, kaya siguradong hindi ka mabibitin sa mga mabilisang singitan. Sa kanyang preno, meron itong single disc brake sa unahan at ang kumakagat naman dito ay isang 2-piston caliper. Tapos sa likod naman ay naka-drum brake pa rin ito. Well, para sa 400cc na motor, medyo mahina nga ang ganitong braking setup lalo na't medyo malakas pa ang torque nito. In my experience, lumalangit-ngit pa nga ito kapag pinepreno ko, meaning hindi nga siya agad kumakagat. Kaya medyo risky din ito lalo na pag may biglang sumulpot sa harap mo. Tingin ko isa din ito sa mga dapat nyong i-consider kapag bibili nyo na ang motor na to. Pero guys, normal lang ito ha. Actually, isa din talaga ang braking system sa mga ina-upgrade sa ating mga motor. Katulad na lang nung sa akin, from stock, pinalitan ko na siya ng Brembo. Kahit nga yung Mio ko na naka-drum brake, pinalitan ko na din ng Racing Boy na brake shoe. Pagdating sa kanyang suspension, meron itong mahabang telescopic fork sa unahan at may kasama na ring tube cover bilang proteksyon sa mga dirt na pwedeng makasira sa ating fork seal. Kaya asahan natin na matagal din bago tayo makaranas ng leakage dito.
Pagdating sa pag-bounce ng shock nito, okay naman ang kanyang absorption. Para sa akin, hindi naman matagtag. And also, yung kanyang dalawang rear shock sa likod, medyo steep naman. Kaya, hindi ako kinakabahan sa mga kurbada. By the way, naka-air shock na nga pala ito sa likod, na pwede mong pahanginan kahit sa mga vulcanizing shop. Based sa ibang owner, nasa 30 to 35 PSI ang pwedeng ikarga dito. Sa kanyang gulong, ito ay may sukat na 90 by 90 sa unahan, habang ang kanyang wheels naman ay naka 19 inches na. Sa likod naman, ito ay naka 110 by 80 na gulong at naka 18 inches na wheels. Sad to say, ito ay naka interior pa, pero ang good thing naman dito ay naka Kenda tires na siya, which is magandang klase na rin ng gulong. Pero guys, alam nyo ba na pwede nyo rin i-convert yung gulong nito sa tubeless, katulad na lang dito sa mismong unit na binalag natin. Kaya hindi mo na kailangan palitan yung stock tires mo, kaya nakatipid ka pa. Usually, ang isa sa mga problema ng mga rider sa kanilang big bike ay yung timbang nito. Siyempre, aware naman tayo na kapag ganitong motor, sadyang mabigat talaga. Pero buti na lang kahit papano, hindi naman masyadong pahihirapan ni Cafe 400 ang magiging hinete nito dahil ito ay tumitimbang lamang ng 150 kg, na for me easy to handle lang naman kasi hindi ka mahihirapan sa pagmamaniobra dito. Bukod doon, malaki din ang kanyang steering radius. Sa kanyang steering radius, no, as you can see, napakalaki. Kaya kanyang-kaya mo makapagmaniobra. Sa kanyang seat height, ito ay Pinoy friendly naman na may taas na 790mm. Halos flat-footed ako dito. And also, safe naman ito sa mga humps dito sa Pinas dahil mataas na rin ang kanyang ground clearance. As you can see naman, mataas ang gulong nito. Kaya lutang na lutang talaga yung unahang bahagi niya. Okay guys, now syempre hindi makukumpleto yung buong vlog natin kung hindi ko siya ipa-first ride impression, no. Subukan natin siyang pandarin, no, and then sasabihin ko sa inyo, no, kung ano-ano ba yung mararamdaman natin sa kanya at kung totoo ba yung mga sinasabi ng ibang mga nakapag-review na ng motor na to. Yun, no? Let's go. Unang-unang mano-notice mo dito, no, yung kanyang body positioning, no. Lalo kung tingnan yung braso ko, talagang naka-diretso lang siya, hindi ka makakaramdam ng ngalay. And also, up straight lang yung kanyang body position, no? Syempre, ganun naman talaga yung mga standard bike. When it comes sa arangkada, no? Kahit pa paano naman, no? May ibibigay siya. May ibibigay siya around 5,000 RPM. Mararamdaman mo na may malakas na hatak din siya. So, yun, no? Diba? Taas din, eh. Pwede mo natong bilang panimula. Total, kung beginner ka at nagsisimula ka, pwede na siya. Oh, maangat eh. Lakas eh. May part, may torque. May hatak din, di ba? Nakita mo? Maangat eh, pag binigla mo eh. Yun lang, malakas siya sa umpisa. Pero sa dulo, medyo ramdam mo na utik-utik na siya humihina eh. Well, ganun naman talaga pag mga standard bike. Hindi siya dinisenyo pang duluhan. Sa vibration, mararamdaman mo pag papunta ka na ng 100, ayan o, medyo nagbabay-bike siya pero konting-konti lang. Para sa akin, goods to. Kung pang beginner lang, naghahanap ka lang ng pang legal express na motor, gusto mo makapasok, walang arte, raw specs lang, wala ka nang kailangang aralin, madali lang dalhin, ayun. Kung titingnan natin ang features nito, iisipin mo na napag-iwanan na siya dahil alam naman natin na nowadays puro high-tech na motor ang lumalabas ngayon. Pero ganun pa man, ang pagiging basic ng Cafe 400 ang naging dahilan kung bakit madali lang siyang i-maintain. Kaya kahit saang motor shop ka pa pumunta, kayang-kaya nilang ayusin to. At dahil sa kanyang presyo, hindi tayo pwedeng mag-expect ng malaki or maghanap ng mga wala sa kanya. Kasi nga, classic bike siya, tapos standard at ordinary lang ang specs niya. Pero guys, ang mahalaga dyan, meron kang isang 400cc express legal na motor na magbibigay ng privilege sa'yo para maranasang makisalamuha sa ibang big bikes at makatungtong sa expressway. Bukod doon, meron ka na ring motor na kahit ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin ito maluluma sa mata ng mga tao dahil ang classic will never go out of style.